Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here, and welcome to Redman Toys Airsoft Philippines. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing okay. So for this video guys, explain ko lang sa inyo kung gaano kadaming gas ang nilalagay sa mga airsoft gas blowback na pistol. Okay? So basically, yun yung isa sa mga tanong na nakukuha natin sa mga customer natin. Okay? Gano'n nga ba kadaming gas ang ilalagay? Ngayon guys, ang problem kasi dyan is hindi kasi natin na nga nakikita, no? So basically, hindi natin malaman kung puno na o hindi pa yung magazine. Ngayon, syempre, yung iba kasi ang gusto nila, pinupuno nila. Ako actually, hindi ko siya pinupuno. Mas prefer ko na every time na naglalagay ako ng bala, naglalagay ako ng gas. Naglalagay ako ng bala, naglalagay ako ng gas. Okay? Ganun yung gusto ko. Meron ibang mga airsofter, mas prefer nila yung lalagyan nila ng maraming gas, tapos gusto nila, para pupunuin nila, tapos gusto nila, lagyan nila sila na nilagay ng bala. Okay? Yun yung ginagawa ng iba. But ang problem kasi sa ganun is that, kailangan, lalo na pag marami kang magazine, okay? So, kailangan tatandaan mo, kailangan may memorizein mo kung alin dun yung marami pang gas. Nagets mo? Siyempre, tapos tatansyahin mo pa, marami pa kayang gas to, konti na lang. Diba? Hassle eh. For me kasi, as a practical shooter, syempre, after every stage, we have to reload, tapos proceed na kami sa next stage. So, kailangan mabilisan lahat. Wala na kaming time na, nalagyan ko naman ng gas to. May gas ba to? Diba? Ngayon, pag sabihin natin nagkamali yung memory mo, pumalpa ka, sumabla yung tansya mo, dyan pumapasok yung, habang pumuputok ka, kunyari, itong stage na to, merong 10 target. Diba? Kunyari, sabihin natin 10. So, kailangan putok mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang problema kasi dyan dumarating yung pagputok mo ng 1, 2, 3, 4, 5. Biglang, yung pagputok mo ng 5, supot na. Ibig sabihin, wala nang gas yung magazine mo. So, imbis na tuloy-tuloy ka bumabaril, you have to do a standing reload. You have to do a standing change mag pala. Reload or change mag. So, change mag, bumunot ka. It will use up around 2 to 3 seconds eh. So, sayang siya eh. And, diba? Dapat yung tuloy-tuloy, pak. Tapos, paglipat mo dun sa kabilang, sa kabilang section, tsaka ka mag-change mag. So, tapos, biglang pagdating mo dun, pak. Ganun ulit. Dapat ganun. Hindi yung nagsa-standing change mag ka. Nag-guess nyo? Kaya ako, parating ginagawa ko is, naglalagay ako ng gas every time naglalagay ako ng bala. Tapos, kung makikita nyo yung mga videos natin, tinuturo ko is 2 seconds. Diba? 1 to 2 seconds. Ganun yun. Okay? Ngayon, actually, dun sa ginagawa ko na sistema na 1 to 2 seconds, actually, napupuno pa, dumarating pa sa isang point, no? Na napupuno yung magazine ko. Talagang dumating sa isang point na pagkarga ko, sabi ko, sira ba tong magazine na to? At parang konti lang ng pumasok na gas. Nakalimutan ko na puno na. Nakakalimutan ko lang. Tapos biglang pagputok ko, ay, oo nga pala. Puno na pala to. Yun na. So, dumarating na yung point, pagka nagkaganon, hindi na ako nagkakarga. So, laro na lang ako ng laro. Parang putok na ako ng putok. Satansyahin ko siya. I-estimate ko kung siguro hanggang dito. Pag dumating ko na siya ulit dito, parang pag meron na ako na putok, lalagyan ko na siya ulit ng gas. Ganun yung ginagawa ko. Doon lang ako nagkaganon. Okay? Tapos tinatandaan ko yung magazine yun. O, itong magazine na to, puno na to. Okay? Actually, paminsan, na ginagawa ko pa nga, is pag nalaman ko ang isang magazine puno na, talagang pinuputok ko lang ng pinuputok yun hanggang sa maubos. Tapos pag naubos na yun, lalagyan ko siya konti bago ko siya itatago. Para alam ko, lahat ng magazine may gas. Kasi actually, lahat ng magazine ko talaga may gas. So, isa pa nga yun, okay, isa pa yun, isang point pa yun. Marami rin nga nagtatanong kasi nga daw, marami daw sila nakikita na airsofter, tinuturo daw sa kanila, after gamitin, is uubusin yung gas. Papalabasin mo siya. Itatago mo siya, wala siyang gas. Okay? So, yun nga daw yung tinuturo sa kanila. So, ano nga daw ba yung tama? Kasi nga daw, yun nga, syempre, natanong nila sa akin, parang mas reliable source. Okay? So, yun nga, ina-explain ko na sa akin, in my experience, mas maganda may gas. Okay? Kahit na huwag mo siya punuin, basta meron. Kasi nga, may mga o-ring kasi yan. Kapag merong gas, syempre yung o-ring kasi, gusto kasi mag-expand eh. Diba? So, yung o-ring, gusto niya mag-expand. So, pag yung magazine mo, nilagyan mo ng gas, yung o-ring mo, engage. Batak yung mga o-ring mo. So, hindi siya magkakaroon ng singaw. Nag-gets mo?
So, kapag ka, ang magazine, inubos mo yung gas, so yung o-ring mo, hindi siya engaged, kumbaga relax yung o-ring mo, ang mangyayari, kapag nilagyan mo siya ulit ng gas, may singaw na siya. Siguro, kung gusto mong gawin yung tatanggalin mo yung, kunyari, nilagyan mo ng gas, diba? Gusto mo tanggalin yung gas, after mo tanggalin yung gas, kailangan higpitan mo lahat ng valve. Siguro yun yung, actually, recently ko lang din naisip. Kung gusto mo, ah, pag tinanggal mo yan, gas, higpitan mo lahat ng valve, higpitan mo. Ganun siya. Higpitan mo yung dito sa likod, pati yung sa ilalim, higpitan mo. Okay? Ito, higpitan mo to, tapos higpitan mo rin yan, yan, higpitan mo to, tapos ito mismo, ito, higpitan mo rin. Kasi ito nakakabito dito sa body, gumagamit din yan ng ano eh, gumagamit din yan ng o-ring. So, maraming o-ring. So, kailangan higpitan mo lahat kung gusto mong gawin yun. Pero kung ayaw mong higpitan, hindi mo kaya higpitan, huwag mo nalang palabasin yung gas. Okay? At saka isa pa, syempre, sayang yung gas eh. Okay? So, ito to i-explain ko sa inyo. Actually, when I started, hindi ko naman alam yun. When I started sa Airsoft, hindi ko talaga pinapalabas yung gas. Although, syempre, may naumpisa ako, wala naman akong alam. Pero medyo observant kasi ako na tao. So, yung mga kalaro ko, nung nagka-training kami during Airsoft practical shooting, pinanonood ko yung mga tao. Sabi ko, ano ginagawa nila? Sakita kayo ba? Nilalabas yung gas. After. Sabi ko, kailangan ko bang palabasin yung gas? Kasi, di ba, mga matagal na nag-airsoft yun, mga nauna yun. Kasi pagdating kasi sa airsoft tactical shooting nung time na sumali ako, parang ako yung pinaka-newbie eh. So, newbie ako sa practical shooting, newbie rin ako sa airsoft. So, hindi ko alam. Kailangan ba? Pero sabi ko, sayang eh. Sayang yung gas. Pero yun mo, nilagyan mo ng gas. Tapos sabay, sasayangin mo lang, palalabasin mo. Ay, hindi, wag na. Sige, hindi bala na, hindi ka na palalabasin. Tingnan natin kung anong mangyayari, kung masisira ba or something. Pero parang di naman siguro, kasi sayang eh. Kasi una-una, yung mga galata, di ba? May gas to, eh. Gusto rin naman lumabas yung gas eh. Oh. Nakawa may point. So, sabi ko, hindi, sige, saka na, tingnan ko. Tapos, dumating kasi yung mga time na during competitions, no? Tapos yun nga, pag nagkakarga nga sila ng gas, madami. Yun yung napansin ko eh. Kasi syempre, hindi ko naman sila kilala. Yung misa ko nakakausap. So, kakarga sila. Tingnan ko. Dami ah. Tagal magkarga na itong gas ah. Ako nung time na yun, medyo konti na ako. Medyo, siguro mga 3 seconds na ako nung time na yun eh. Kasi, eventually na lang, bumaba na lang ng bumaba. Parang kumonti na lang ng kumonti. Kasi nga, na-realize ko, parang 2 seconds, enough na eh. So, parang hindi ko na kailangan gumamit ng 3 seconds. Basta pag newbie, ganun. So, yun, observe ko. Tapos, during practice, bigla nakikita ko, minsan yung iba sa kanila, nabibitin. Parang naglalaro sila, pug. So, biglang, uy, wala nang magas, walang gas, nakalimutan ko maglagay. Change back sila. Tapos sabi ko, ah, okay, tama pala yung ginagawa ko. Kung nilagay ako ng bala, lagay ako ng gas. Para at least, hindi yung kakatulad sa kanya. Di ba? Tsaka ang isa pa, guys, kapag kunyari itong magazine, di ba alam niyo naman yung concept na kapag yung gas, yung magazine, pag pinuputok mo, di ba, bumababa yung FPS, di ba? As lumalamig kasi yung magazine, di ba? So, syempre, pag pinalabas mo yan, marami yung gas lumabas, sobrang lamig kagad yung magazine mo. Biglang magdadrop ngayon yung FPS nun. Di ba? So, pag naglaro ka ulit, medyo mahina na yung mga putok mo, imbis na solid siya. Mahina na. Oh, bakit natin gusto yung ganun? Siyempre, mas maganda yung medyo realistic, yung solid yung mga patok, di ba? So, ayun guys, magpupunta na tayo sa experiment natin, no? So, ang gagawin natin is check natin kung gaano ba kadaming gas. Tapos, gawin din natin yung experiment doon sa nire-release na gas, no? So, gagawin natin, i-check natin kung ilan yung FPS. Tapos, magre-release tayo ng maraming gas. Tapos, kakargaan natin ng gas ulit. Tapos, i-check natin yung FPS niya kung ilan. Nagets nyo? Tingnan natin kasi malamig na yung magazine, di ba? Although, syempre, medyo malakas pa rin yun kasi nga, fresh gas yung ginamit natin, fresh na green gas. So, I think meron pa rin drop yun, no? So, hindi ako sure, hindi ko pa natitesting, ngayon natin malalaman, okay? So, I have here 3 units. So, basically, mga order to. So, sasabay ko na, okay, pag-testing. Kasi ito, mga bagong unit to eh. Isa naman yung akin yung gamitin ko, di ba? Dito tayo sa mga brand new na units. Okay. So, ito muna tayo. So, we have here a Glock 17. We have here a Glock 17. Gen 5, okay, by WE. WE is made in Taiwan, no? Yan yun naman ako. Gusto ko mga Taiwan. Lahat ng pistol natin, guys, Taiwan. Wala tayong China na pistol, no? Kasi nga, nag-testing ako dati, di ba? Sabi ko sa inyo eh.
tabingi eh. Tapos ang bilis masira. Kakailan putok pa lang ako, nagkakaroon na ng mga problema. Ano yun, modify ako ng modify para umayos. Sana yung mga oras ko. Okay. So, ayan. So, we have here the Glock 17 Gen 5. Okay. All black, no? So, Sir Vincent, ito na yung Sir Vincent yung order mo, no? So, ayan. Testingin natin. Okay. So, meron siyang kasama, yung Gen 5, meron kasamang backstrap, ayan. Tapos, meron siyang kasamang dalawang pin. Okay? Ayan. Tapos, ito yung magazine. So, dito tayo ngayon mag-experiment. Ayan. Okay. So, for the first magazine, ano ba experiment gagawin natin? Ayan. So, di ba, walang... Paano mo malalaman kung may gas o wala ang isang magazine? Pa-press mo to. Ayan, ayan. Mapansin nyo, napapress, di ba? Napapress siya. Ayan. Sabihing, wala siyang gas. Okay? So, ang gagawin natin ng experiment is, gano'n ba kadaming gas? So, mag-charge lang tayo ng sobrang konting gas. Tapos, tingnan natin kung ilang bala yung kaya niyang ipotok. Di ba? Kasi nga, bawat pistol, iba-iba. Iba-iba, merong piston malakas yung FPS. Merong piston mababa yung FPS, di ba? For example, yung mga rifle, malalaki, malaking bolt. So, malakas kumain ng gas yun. Nag-gas nyo? Ganun siya. So, kapag nag-charge tayo ng gas sa magazine, iba-iba din. So, kailangan alamin mo kung gaano kalakas sa gas yung unit mo. Tapos, meron din ng mga ibang gas. For example, yung mga upgraded na gas na mga pistol, yung mga pang-competition. Alam ko, hindi na kumakain masyado ng gas yun kasi mga low FPS yun eh. Kasi nga, yung mga mamahalin, yung mga pang-competition, parang yung mga parts na ginagamit na doon para maging accurate at saka para maging low FPS, mabilis yung cycle. Yun yung objective kasi noon para pag nado-double tap ka, papak, 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 mabilis. Yung mga ganito kasi, hindi naman to dinesign for competition pa eh. Parang ginawa lang siya as is. Kaya medyo malakas yung recoil niya, medyo mataas yung FPS niya. Nag-gets nyo? So, ganun siya. So, medyo, ano siya, medyo mas, kahit pa paano, it's closer to realism. Although, malayo pa rin. Okay. Okay. So, ito gagawin natin. Yan tayong green gas, no? So, yan. Tingnan nyo. Sasabihin ko sa inyo kung nag-ganun na ako o hindi pa. Okay? Sasabihin mo parang, oh, go. Yan. So, basically, hindi ko alam paano ko sasabihin. So, ito, charge natin. 1, 2, 3. Kano katagal yun? Hindi ko alam. Wala pang 1 second yun. Okay? Wala pang 1 second yun. Ilan ba? 1/4 of a second? Half second? Hindi ko alam. Okay? So, ngayon, lalagyan natin siya ng bala. Sir Vincent, testing na natin yung unit mo, ha? So, medyo dami ako lang ng bala. Tingnan natin kung ilan yung kaya natin ubusin. Okay? So, yan. So, nakita nyo naman kung gaano ko kabilis na nilagyan ng gas, no? So, ayusin lang natin to. Tapos, hindi ko alam kung ilalagay ko eh. Okay? So, basically, ito na lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 yung nilagay ko. Hindi ko alam kung kaya nating ubusin lahat to. Okay? 15. Okay? Ayan, 15. Teka lang, alagyan natin itong box na to. Para makita nyo yung chrono. Okay? 15 na bala. Tingnan natin. Tapos, kita nyo naman kung gaano kabilis, no? Okay, game. So, okay. Trigger finger out, Sir Vincent, no? Okay, make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Always be mindful kung saan nakaturo ito. Okay, dalawa yan, sabay. Ito, trigger finger out, tapos make sure that alam mo kung saan nakapoint yan. Kailangan walang tao, walang hayop or something. Okay, kailangan ganyan. Okay, so ito na guys, pasok natin. Okay. So, teka, check natin. Testingin na rin natin. Chronograph na rin natin. Sasabay na. Okay. So, yan. 1. So, ilan to? 356.1. Okay. So, actually, makikita dito. May number to. Yan. May bilang siya kung ilan. Diba? So, 2. 350.5. 3. 342.7. 4. 334.2. 5336.5 6 na 327.3 323.8 323.8 ulit
307.6. Medyo humihina na siya. Ayan. Wala na. Sobrang hina na siya. So, 277.8, no? Sige, sagad natin. Oink. 239.2. Wala na. Ayan, wala na lumabas. Okay? So, naka more or less 12 shots. Nakita nyo kung gaano kaiksi yung ginawa natin, di ba? So, meron na iwan na BB. Okay? So, check natin dito kung may naiwan ba. Wala. Wala naiwan dito. So, yung huling, ano, hindi na siya nag-cycle. Okay? Pero may naroon naiwan sa magazine. So, gaano katagal yun? Charge natin. Tapos, ilang bala. Diba? So, pag kayo bumili kayo ng new units, ganun din yung gagawin nyo kung gusto nyo malaman. No? So, kung gusto nyo, charge nyo 1 second. Charge nyo 1 second. Tapos, lagyan nyo ng bala. Tingnan nyo kung ilang bala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagets nyo? Para more or less magkaka-idea kayo kung gaano kadaming gas, kung ilang second ang i-charge nyo kapag ginamit nyo yung unit nyo. Okay? So, ayun guys, alam nyo na. So, Sir Vincent, okay naman yung unit nyo. No? Basically, yun yung experiment natin. So, wala naman tayo nakita ng kakaiba. So, basically, sobrang konti lang yung gas. Hindi, sige, o nga pala, hindi siya nag-slide stop. No? So, ubusin natin, gawa tayo ulit. Ayan. So, ito. So, may natitira pa dito ang tatlo. Okay. Kasi mamaya sabihin mo, sir, hindi nag-slide stop eh. Ganun. Okay. So, testingin natin. So, basically, naubo siya. Nilagyan natin siya ulit ng gas. So, 336.1, 335.1, 323.7. Okay? So, ayun. So, nag-slide stop siya, sir. Okay? Wala nang bala. So, you push this back or i-press down mo to, di ba? Pero sa akin, push back na lang para hindi magasgas yung slide, okay? May spring naman yan, so babalik yan. Tapos hammer down. Okay? So, ayan. So, okay na tong unit mo, sir, no? Lagay ko na to dito. Proceed tayo dun sa next na unit, okay? So, for the next unit, we have here, this is for Sir Rimar. Okay? So, Rimar, you have here the WE 2-tone, no? So, basically, black tan siya. Tapos, Gen 4 din, Gen 5 din siya, pero 2-tone siya, tapos double yung serration niya. So, meron siyang serration dito, meron siyang serration dito. Ayan. So, ayan, guys. So, yung kanina, yung isang Gen 5, yung all black, wala siyang front serration. So, yung serration na to, nasa likod lang. Ayan. Okay? So, ito, doble. Harap likod. Pero tan yung color niya. Okay? So, medyo iba siya. Tapos, yung tan, actually, meron kasamang ganito. So, ano siya? Parang sling. Kabitan na sling. Kakabit mo siya dito sa may butas. Okay? Yan. Diyan siya kakabit. Yung tan, meron kasama. Yung black, wala. Okay? So, ngayon, ito yung backstrap ng tan. Okay? Siyempre, kailangan third color. Hindi namang maging black. Masyado namang kakaiba na yun. Okay? So, ayan. Tapos, yung ilalim ng base plate is tan. Okay? So, ngayon, for this one, lagyan natin ng BB. Okay? Ay, napadami. Okay, pwede na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? 7. Tapos, lagyan natin ng gas. Okay? Yan. So, teka lang. Anong experiment gagawin natin dito? Ano nga ba? Ah, sige. So, experiment dito is tetestingin muna natin. Pagtapos, i-release natin yung gas. Tapos, kakargahan natin. Check natin kung ilan FPS. Okay? Yun naman yung experiment for this one. Okay, tingnan nyo kung ano mangyayari. Okay. So, sa Rimar, ito na, no? So, wait lang. Okay. So, ayan. Pasok natin. Okay? Always remember to keep your trigger finger out and make sure that the muzzle is pointed at the safe direction. Okay? So, ayan.
Yun yung maganda kapag may serration sa harap, mas mabilis gawin yung ganito, yung ganyan. Kasi makapit eh. Okay? So, ayan. So, ilan FPS we have here? Teka lang, reset ko lang tong chrono natin. Okay, yan. So, we have here 375. Okay, medyo malakas to, no? Yun nga eh, kasi nga merong unit, malakas eh. Merong unit, mahina. So, iba-iba yung gamit ng gas, kaya hindi para-parehas. So, we have here 370.4. 365.8, 357.6, 353, and 347.2. Okay, so 347.2, tandaan niya yan. Okay, so ayan, nag-side lock na siya, so wala nang bala. Okay. So, ayan yung magazine, pistol, nag-open. So, ang gagawin natin ngayon, hindi ko na muna siya ano kasi mag-aano pa tayo. So, ang gagawin natin ngayon is, ubusin natin yung, papress natin palabas. No, papress natin palabas. So, tika. So, nasa 347.2 tayo, no? So, dapat na to, pag pinutok natin to, dapat yung next, ano, mga nasa ilan? 345 siguro, di ba? So, gagawin natin, ubusin natin. Ayun, kata nyo yun. So, basically, papress mo lang to, lalabas lahat dyan. Okay. So, ayan, malamig yung magazine. Malamig ngayon yung magazine. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan ulit natin ng gas. Okay. Okay. So, ngayon, isa pang tatandaan ninyo, kapag ang magazine malamig, mas mabilis pumasok to dito. So, kung ang magazine mo warm, tapos kinargahan mo ng gas 1 second, kunwari, 5 ml yung pumasok. Kunwari lang. Kapag malamig yung magazine, chinarge mo ng 1 second, may posibilidad na 10 ml yung papasok. Nag-gets nyo? Kasi mas mababa yung pressure kasi malamig yung magazine. So, mas malakas siya kapag, So, pag malamig na yung magazine mo, more or less, mas bibilisan mo yung karga mo para mas konti yung papasok sa kanya. Ganun siya. Okay? So, ayun. So, lang yun, lalagyan na natin siya ng BB. Tingnan natin. So, lagyan natin ng, yan, lagyan natin ng apat, 1, 2, 3, 4. Okay? So, dapat, ilan? 345, diba? Check nang natin. Actually, hindi ko rin alam kung ano. Basta, medyo malamig na yung magazine. Pero yung gas kasi na pinasok natin, hindi siya malamig kasi galing siya dito eh. Okay? So, nilagyan natin dyan. Okay? So, ilan FPS to? 341.5. O, diba? Sabi ko sa inyo, diba dapat nasa 345 lang siya kasi galing siya 347. Ang laki nung dinarap niya. Nag-drop siya 341.5. So, yun yung kung titingnan mo, paano ba? O, basta ganun. Okay na yun. So, yung next natin, kaso nga lang yung next natin, umakyat. Biglang nag-345 siya. Okay? So, anyway, ayan. Tapos nag-340.8. Okay? Nag-336.8. Okay? So, basically, magdadrop talaga kasi mas malamig na yung magazine. Eh. Lalo na kung, yung ginawa ko, actually, tinan mo yung ginawa natin, di ba, is, tinanggal natin, tapos nagkarga tayo bago. Paano na lang kung punong-puno yung magazine mo? Isipin mo, maraming-marami kang magazine, tapos baril ka ng baril. Palamig ng palamig to. So, ang mangyayari, nadadamay ngayon yung existing mag... Oh, yun ba pala? Yun pa rin yung isa sa mga dahilan kung bakit mas gusto ko yung pag naglagay ako ng bala, lagay ako gas, lagay ako bala, lagay ako gas. Kasi nga, fresh yung gas na pinapasok mo. So, di ba... Kapag meron siyang konting gas, pinutok mo, pok, lalamig yung magazine. Siyempre, damay yung gas. Yung natitirang gas, malamig na yun, diba? So, ngayon, kapag naglagay ka ng bala, naglagay ka ng bagong gas, yung bagong nilagay mo na gas, hindi naman siya kasing lamig nung nasa loob. Eh. So, yung FPS mo, parang tataas ng konti. Ako, ano guys? Parang ganun siya, tataas siya.
Kasi naglagay ka ng warmer na gas eh, higher pressure siya eh. Pero kunwari, sabihin natin pinuno mo to ng gas, marami. Marami, diba? Pinuno mo. Tapos naglagay ka ng bala. Tapos paglagay mo ng bala, naubos. Tapos naglagay ka ulit ng bala kasi alam mo, madami pa eh. Siyempre, naubos mo yung gas eh, yung gas na yun, lumamig yung magazine, kahit pa paano natadamay yung gas sa loob eh. Yung lamig niya, nadamay, lumamig na rin siya. Diba? Although, syempre, hindi naman din agad-agad, kasi nga mas marami naman yung gas na nasa loob kaysa sa dun sa konti, diba? So, mas mabilis dumamig. Pero, may factor. Pero isipin mo na lang, paano lang kung yung gas na nandito dito, nagamit mo, bababa hanggang dito. So, yung matitira dito, sa tingin mo, ang lamig na nun, kasi ang dami mo naubos eh. Ang lamig na nun sobra. Nagas mo, siguro yung umpisa, hindi. Siguro yung pangalawa, hindi. Pero after nun, medyo lalambig na to. Kasi madami ka na napotok eh. Nakuha nyo? So, yun din yung isa sa mga dahilan. Kasi nga, gusto ko kasi pag bumabaril ako, although gustong gusto ko yung mga baril ng mga kalabang ko, yung mga ginagamit nyo na baril na yung high speed, mabilis mag-double tap. Gustong gusto ko talaga, pag nakikita ko, parang gusto ko magkaroon. Pero, alam mo yung... Nagkakaroon pa rin kasi ako ng urge na pag bumabaril ako, gusto ko solid yung putok. Talagang malutong. Gusto ko malutong eh. Hindi ko alam eh. Kaya kahit pa paano, pag nagko-competition ako, yung mga baril na ginagamit ko, puro stock, puro WE. Hindi siya upgraded. Ang pinapalatan ko lang yung outer barrel. Kasi nasisira ito, napuputol eh. So pag pinalatan mo ito ng fixed na outer barrel, actually, mas nagiging mas malutong pa siya. Kasi nga, hindi siya nagiging makalug. Kasi di ba ito, magalaw. Kasi gumagalaw yan. So, babalik na natin ito. No? Ayan, ganyan. No? Diba? So, syempre, pag makapansin mo, ito nasa harap, di ba yung barrel. So, pag umatras ito, ayan, gumagalaw yung, umatras din yung barrel. Oh. So, parang ano siya, makalug. So, pag ito, napalata ng fix, tapos ang nangyayari, yung slide na lang yung gumagalaw. Kasi, yung fix kasi, kung mapansin mo to, nasa ibabaw yan, di ba? Pantay. Yung fix kasi lower, mas mababa. So, hindi na siya sumasabit sa slide. So, parang ito yung fix outer barrel, yung slide mo nandito. So, gumagano na siya sa ibabaw. Kaya parang mas smooth siya. So, parang mas solid. So, yun lang naman. It's more that feeling lang naman. Kaya medyo nahihirapan akong gumamit ng mga mamahalin na baril. Nag-gets mo. Yun lang naman. Okay? So, ayun. Okay na tong unit nyo, Sir Raymar, no? So, tatabi na natin to. Okay, tabi natin yan dyan. May abalutin natin yan. Okay? So, ngayon, we have here a unit for Sir Rajik. Sir, testingin natin yung unit mo. So, basically, wala na tayong gagawin experiment dito. Testingin lang natin. At least, isang unit lang yung... No. So, yung mga... Ano, mga nanood ng video regarding sa title, well, actually, pwede na kayo manood ng ibang video siguro kung ayaw nyo na panoorin yung FPS test nito. Pero kung interesado kayo makita, stay watching this video. Okay? So, ayun. So, ano magagawin natin? Okay, lagyan natin ng BB. Okay, medyo masikip yung ano na to, ilan to. Nilagay natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, lagyan natin ng 5. Okay? Tapos, lagyan natin ng gas. O, yan. Sobrang konti na. Kasi alam na natin na yung ganun, eh, kaya umubos ng 12, eh. Di ba? So, yun. So, ito nga pala, Sir Rajik, no? Yung unit, no? So, this is the WE Custom Glock 17 Silver Slide, no? Or also known as the 4 Series Glock. The Glock 4 series, no? Glock 17 4 series, yan. So, naka-fiber optic sight siya. Yan, so, green sa harap, orange sa likod. Tapos yung, ay, ito, yung mag-release niya. This is parang for Gen 4. Tapos, ito is parang race trigger siya, flat siya, no? Hindi siya katulad ng mga customized na trigger na yung sobrang liit na slack. Okay, yan. Malaki pa rin yung dinadaanan mo, malaki pa rin yung slack. Wala tayong magagawa, ganun talaga yung Glock. Pero kahit pa paano, mas maganda kasi itong, mas gusto ko itong trigger na ito kaysa dun sa mga trigger na standard. Kaya pagdating sa competition, mas gusto ko gamitin yung mga custom edition. Okay? So yun, tsaka meron siyang magwell. Tsaka stippled yung grip niya. Ayan.
Okay, yun. Okay. So, ito na sir. So, Rajik, testingin natin yung unit mo. Tama, ano? Yun, tama. So, Rajik. Okay. So, ayan. Trigger finger out. Make sure that the muzzle is pointed at safe direction. And, ayan. Okay. So, pasok natin yung magazine. Asa natin. Ilang FPS to. We have here 381.1. Okay. 374.4, 365.7, and 361.2. Okay, so yeah, so 361.2. Testing natin ulit, gawin natin yung 361.2, tingnan natin. Shake natin para maghalo yung temperature. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, testin nyo natin. Ito. Ayan. 3 BBs. Okay, ilan? Ano ang power na to? 361.2, di ba? 339. Laki ng drop, di ba? 361 naging 339. Kasi nga, nirelease natin yung mga gas. Ang lamig ng magazine. Okay, ayan. 332.4. 331.4. Okay? So, ayun, guys. Tignan naman kung ano nangyari nung malamig yung magazine. Lamig, yung lamig ng magazine, no? Na parang pinapawisan siya. Okay? So, yun yung mga dahilan kung bakit hindi ko nire-release yung magazine, yung gas, after ko siya gamitin. So, basta ako, lahat ng magazine ko, ever since, although hindi siya perfect, ah, nagkaroon ng time minsan, meron din, alam ko meron din time na parang naubos ko, tapos nakalimutan ko lagyan, no? So, nung gagamitin ko siya ulit, pagkakarga ko ng gas, nagkaroon siya ng singaw. Ah, yun yata. Nagkaroon yata ng singaw or basta nakalimutan ko lang na wala ng gas or something. Basta lahat ng magazine ko ever since I started airsofting noong 2016. Kasi when I started, Glock eh. Okay, so basically, yung magazine ko nung time na nag-start ako mag-airsoft noong 2016, nandiyan pa rin. Somewhere out there. Okay? Nandiyan pa rin siya. And, hindi ko siya tinatanggalan ng gas. Okay? Parati siyang may gas. Lahat ng magazine ko, parati may gas. Pagkagamit ako, parati lahat may gas. Okay? Ganun siya. Siguro, nagkaroon ng time. Meron siguro, nagkaroon ng konting leak. Yung gagamitin ko, wala. Meron siguro, no? Kasi medyo 6 years na rin, eh. Parang impossible na natin ma-perfect. Pero, sobrang halos wala akong matandaan. Okay? So, yan lang naman yung mga practices ko. Wala naman ako mabibigay sa inyo na PowerPoint presentation kung bakit naging ganun. Yan ay nakabase lang sa aking analysis, logical thinking lang, no? Tapos, personal experience. Okay? So, ayun guys. Teka lang, balik ko lang to. Hammer down. So, ayun guys. Thank you for watching. Hope may natutunan kayo. And to my clients, no, sa mga nag-order, Sir Vincent, Sir Rajik, Sir Rimar, thank you for your order. So, ayun guys, until next video na lang. And to Sir Vincent, Rajik, and Sir Rimar, antayin nyo na lang yung text ko sa inyo pagka na-ship ko na siya bukas. Until next transaction, mga sir. Until next video, everyone. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.